Hello guys, kamusta kayong lahat? At welcome dito nga pala sa aking YouTube channel. Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano maghinang ng 1.5 galvanized tubular. Kasi karamihan nahihirapan na hinangin to, laging nabubutas. Disclaimer nga lang pala guys, hindi ko sinasabi na ito yung pinakatamang paraan kung paano ito gawin. Pero ang ituturo ko sa inyo ay base lamang sa aking sariling experience kung paano ko to hinihinang sa paraan na nalalaman ko guys. At gusto ko itong i-share sa inyo dahil baka makatulong sa inyo sa mga beginners, sa mga aspiring welders na mga gusto matuto. Ang gamit ko nga palang welding rod dyan is 332 na 6013 lang. Kahit mapani yun o ordinary, walang kaso yun guys. Basta alam nyo lang kung paano yung paraan, kung paano yung hinangin. Kasi manipis talaga yan. Kung mapapansin nyo guys, hindi ko nilagay dyan kung gaano kahina o kalakas yung kuryente na gamit ko. Ang dahilan dun, kasi gusto ko sana malaman nyo kung paano magtansya ng kuryente nyo sa sarili nyong paraan. Kung malakas ba o mahina. Kasi kung doon lang kayo magre-relay palagi sa numero, paano kapag sira yung pihitan ng welding machine na gagamitin nyo? Wala na yung mga numbers, hindi nyo na mabasa. Hindi na kayo mag-a-adjust. Siyempre guys, hindi ganyan. Dapat marunong din kayong tumansya kung malakas ba o mahina talaga yung kuryente ninyo. Pero may nakikita ako dito sa YouTube, kaya nilang hinangin ng continuous yung ganyan, yung manipis. Siguro 1.5 yun or 2.5 ng continuous. Kadalasan nakikita ko yun sa ibang bansa. Sana meron din tayong ganung klaseng welding rod dito guys. Sa mga susunod ko pang episode guys, papaliwanag ko rin sa inyo kung bakit ba panaydikit ng welding rod. Ano pang dahilan kung bakit yan dumidikit at kung paano yan may iwasan. Kaya sana sumabay-bay lang kayo guys at may share ko sa inyo lahat ng aking nalalaman tungkol dito sa pag-welding. At kung may mga katanungan kayo guys, just comment down below guys at babasahin ko yan. Para kung gusto nyong gawan ko ng content, susubukan natin guys. Pagkatapos ko nga palang hinangin yan mga kakislap, nilinis ko yan para magandang tignan. Kung ma-execute ko ng mas maganda guys, baka mas maganda ang kalalabasan ng hinang nyo kaysa sa akin. Kasi parang pasmada na rin ako nung bahagya. At kung malakas ang kuryente mo guys, ganito naman ang kalalabasan yan. At di natin gusto mangyari yan. Kasi palpak yan guys, pagagalitan tayo ng employer natin yan o masisira yung ginagawa natin. Kaya sana nakatulong sa inyo yung tips and advice ko sa inyo para hindi magkaganyan yung hinihinang natin. At sa susunod na episode, ito naman ay ituturo ko sa inyo guys kung paano maghinang ng T-joint, yung seamless, yung hindi halata yung dugtungan, kasi marami rin nahihirapan dito. Sana kung bago lang kayo, paulit-ulit ako, huwag niyo sana kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Salamat sa panonood guys.